imahina parang gawa sa recto. Kaya heto na atasan, kasama ang United Talino Warriors sa laban. Ipagtanggol ang nasa katwiran. Hello, magandang araw mga kababayan. Bago mag-start ang lahat, basahin muna natin to isang comment. Mukhang may sense naman itong comment ni Kuya, ano? Kuya ba o ate? Ang name ni Kuya or ate ay si Sir, I assume Sir na lang ano, Sir Simple Me Inside Out. So ang sabi ni Sir Simple Me Inside Out na may mga Japanese characters, if I'm not mistaken, ano, o Chinese o kung ano pa man yan, don't say things that Mr. Chiyuto didn't say and don't add any words that create fake news. Diba? Wag daw akong magsalita ng mga words na hindi daw sinabi ni Sir Don Chiyuto at wag daw ako mag-a-add. Mga kababayan, every time na may sinasabi ako na sinasabi ni Doc Don Chiyuto, it's either magpiplay ako ng video or pina-flash ko dito sa screen. Kalkalin nyo lahat ng videos ko. Wala akong sinabi na sinabi ika ni Don Chiyuto ganito, ganyan, ganyan, ganyan. No, wala akong sinasabing ganun. Either pina-flash ko dito or piniplay ko yung video. So dito palang sablay ka na kuya. Pero pagpatuloy natin baka may point ka. The last word that Chiyuto said, that nobody should believe anything. Anybody would say things except from his mouth. No other version from anybody. The more we listen to all the other people that gives their own version always complicates his operation. Tama. May point si Sir na may mga nagsasabi nga na iba na ibang version, di ba? Katulad nung wala naman siya sinasagot regarding do sa USB na yan. Pero may mga nagsasalita na yun na daw yung pera. Yun na daw yung ano. Yung sinabi niya na USB payout. Wala namang elaboration dun kung sinabi yun na USB yun na yung pera mismo. Or wala naman siya sinabi na may listahan yung USB na yun na kung sino yung ano. Diba? Tama yung sinabi niya. Pero, ako ba nagsabi na yun? May mga speculation na nagko-comment dito ng mga tangang supporter na yun na daw yung pera. Katulad ng sinabi ng Mary Ann. Ano ba yun? Porque hindi sinabi ni Don Chiyuto, tatahimik na ako. Paano kung may nakabasa nun na iba? Na pinaniwalaan nyo na hindi ko dinibang. Eh di yun na yung nasa tanim na isip nila. Critic ako, sir. Hindi ako nagdidepensa. Applicable itong sinabi mo kay Doc Don Chiyuto mismo sa mga supporters niya, hindi sa akin. Dahil ako nagtatanong ako dito eh. Diba? Tsaka hindi naman ako, baka ipagtanggol ko pa si Don Chiyuto kung talagang ang sagot niya ay malinaw na malinaw. Eh hindi. Mas madilim pa yung sagot niya sa sabaw ng pusit eh. Diba? Lahat tayo blind. Hindi natin makapa kung ano yung totoo. So, wag ako makinig sa ano. Wag tayo maniwala sa mga sinabi ng iba. So hahayaan natin yun. Huwag natin kukomentan yun. Yun ba ang gusto mong mangyari? Kapag sinabi nila na ang dahilan ng hindi pagbaba ni Don Chiyuto sa airport ay dahil may tangka sa buhay niya. So maniniwala na tayo ganun. Ay, may tangka pala sa buhay ni Don Chiyuto kaya hindi siya lumapag. Yun yung, ito ay regarding dun sa una ha. May vlog ako dito. Balikan nyo. Yung una, di ba, lumapag siya sa Rojas Airport tapos bumalik din siya agad. Hindi siya bumaba. May nagsalita ng kabullshit na kaya hindi siya bumaba, ano, kasi kumalat yun eh, yung dahilan na may threat daw sa buhay kaya hindi daw bumaba. So, hindi si Chiyuto nagsabi nun, quiet lang tayo. Ganun ba? Okay lang sa'yo yun kapag iba yung nagsalita. Hindi natin kikritik yun. Eh, yung pala dinibank ni Chiyuto kaya hindi siya bumaba dahil aarestuhin daw siya eh. May posibilidad siyang arestuhin eh. Yung pala yung dahilan, hindi yung threat sa buhay. Tapos hindi natin kukomentan yun. Kasi nga,
iba ang nagsabi nun. Critic kasi ako, sir. Kaya lahat ng sagot ng regarding sa panig ni Doc Don Chiyuto, kailangan kong usisain lahat. Para pag napanood ng ibang tao, ah, yun pala yun. Wala palang katwiran yun. Kasi the moment na hindi mo pinapalagan yan, ina-assume ng tao na totoo yan. Diba? Hindi applicable sa akin tong sinasabi mo na to. Applicable ito sa mga supporters ni Don Chiyuto. Diba? The more daw na magsalita na ano, the more we listen to all other people that gives their own version always complicates his operation. Anong pakialam ko sa operations niyan? Diba? Anong pakialam? Ah, may pakialam dyan yung mga kakampi niya. Yun ang pagsabihan mo, hindi ako. Dahil kritiko ako. There's some reason why he's delaying the payouts. Nobody knows he's got his own plans and strategy for his company. I remember. Anong nobody knows? Anong na may plans? Ni-revoke na nga na SEC eh. Nagre-research ka ba? Yun na nga yung main reason kung bakit di siya nakakapag-operate. Tapos nobody knows. He's got his own plans and strategy for... Pwede ba? I remember he said he never trusts anybody but himself. So, by saying this, avid follower ka ni Doc Don Chiyuto. Kasi natatandaan mo yung mga ganyang sinabi eh. Diba? No, ito, yung sinabi mo na yan. Paano ko ma-assure na yan ay galing kay Doc Don Chiyuto mismo? Eh, hindi naman galing yan, so hindi kita paniniwalaan. Yung ba logic mo? Sabi mo, diba dito? Don't say things that Mr. Chiyuto didn't say. And don't add any words that create fake news. Ito sinabi mo na, he never trusts anybody but himself. Na sinabi mong sinabi niya. So hindi ko to panghahawakan dahil sinabi mo to eh. Ikaw naman, sir. Huwag naman tayong, ano, masyadong pinapakomplikado mga bagay. Critic po ako. So lahat ng information na masasala ako, kailangan kong usisain. Ano ba dito? People always try to screw him all the time behind his back. Everybody wants to show they're very close to Mr. Chiyuto and act like the good guy, but actually they're not. They try to modify company's policy without any approval of Mr. Chiyuto. Approval from... Ah, how did you know na walang approval kay Doc Don Chiyuto yan? Diba? So, paano naman na-implement nila yun nung walang approval? E di, ibig sabihin, walang kwenta talaga yung kumpanya niyan. Hindi nalaman kung anong ginagawa. Walang control si Doc Don Chiyuto. Ikaw nga, nalaman mo yan eh. Nalaman mo na minumodify nung mga ano niya. Si Doc Don Chiyuto na mismong may-ari pa talaga. Sablay itong ano mo, sir. I'm so sorry, ha? Everybody's got their own version of the story. All of them... are all fake news. Why don't you go directly to me? As if naman nasasagot yung Doc Don Chiyuto mo. Ba't akong patatanong nyo? Kayo magtanong dun. Ang sinasala ko lang dito yung mga pinagdadadaldal ng mga kasamahan mo. At dinidebang ko yun isa-isa. Diba? Ang dinidebang ko yung official statement. Wala kasing official statement na nilalabas yan eh. Ang mga nilalabas yung mga cryptic message lang na only me knows, only God knows. Kung kailan makakapag-payout only. Diba? Don't listen to anybody else except Mr. Chiyuto. That's my point. I hope you get it. Don't listen daw. Kundi, ito yung doktrina ng tanga eh. Don't listen to anybody. Makinig ka kahit kanino. Pero pipiliin mo yung paniniwalaan mo. Iba ang pakikinig sa paniniwala. Kasi hindi mo malalaman kung alin yung totoo doon kung hindi mo pakikinggan both sides eh. 'Di ba? Katulad ng example ko kanina. Hindi siya bumaba sa airport. Ang sabi nung isa, ano daw, dahil may tangka sa buhay. Eh sinabi mismo ni Chiyuto,
ano, maaari siyang arestuhin pag bumaba siya. Nasa live niya yun. Pakinggan nyo. Sablay to. Hindi, patunay na hindi lahat ang nag-i-English matalino, ano. Anyway, let's resume po. Hello, magandang araw mga kababayan. Panoorin nga natin itong ano, itong nakita kong video galing sa channel ni Ma'am Edensby. Edensby yung title ng channel. Subscribe po kayo. Ang description, February 14, 2021. Ito yung nakatalaga. Sana na mag-payout, kaya lang na antala. Ano kaya ang dahilan? Tara, samahan nyo ako. Alamin kung bakit. So, alamin natin kung ano yung dahilan. At least para maliwanagan tayo, ano. Tingnan natin yung side nila, yung dahilan kung bakit naantala daw yung payout. So, play natin. Kain tayo Oreo. Ang mga fake accounts, true pa lang account ang mag-post sa doon po. Hindi ako mag-react sa mga fake accounts. Eh, para mabalaan nyo. Napaka-unfair or my, on my part. So yung mga na-payout daw, pagkakaintindi ko ano, pero correct me if I'm wrong, fake account daw yung mga nagsasabi na payoutan. Pero as per my source, meron talagang naka-payout. May pinakita sa akin evidence. Kaya lang, kaya ngayon theory natin, di ba? Ang nag-payout doon yung mismong upline para hindi na ma-demanda. Play natin. Kung may natabo ng mga disgrasya sa inyo kabuhi, basulo nyo ang tao. Una bes, sino naging ganyo sa inyo? Uplines! Kung wala ka mo sa may naging ganyo sa inyo, desisyon nyo na. Amo ng bet nga ginasiling, sugal! Dito pala nakapulot ng dahilan yung mga demonyitang nag-invest para makapag-depensa. Kasi sabi niya, pagkakaintindi ko lang ha, correct me if I'm wrong, ang sabi ni ma'am, ulitin nga natin para sure na sure tayo. No, sugal daw. Decision nyo daw kung parang pandating sa akin, decision nyo daw kung mag-i-invest kayo o hindi. Sugal daw. Yan, dito pala nila napulot yung risk-risk. Ang analogy niya, kapag ba ikaw tumaya daw sa loto, ay ano, ini-expect mo ba talaga na tatama ka? Well, may point siya doon, ano. Pero anong pagkakaiba nito sa loto? Ang loto kasi, the moment na nagtaya ka, wala ka nang ini-expect kung mananalo ka o matatalo ka. Diba? Unlike nung nire-recruit ka ng mga yan, positivity lagi sinasabi sa'yo. O, ako nga, nagkaroon na ako ng bahay eh. Ako nga, nagkaroon na ako ng sasakyan. Sure na sure yan. Diba? May assurance. Pangalawa, yung loto, legal yun. Malinaw na hindi naman ang dahilan dito dahil nalugi o natalo eh. Ang dahilan dito, pinagbawalan siya ng gobyerno mag-operate kaya hindi nakapag-payout. Diba? Yun yung dahilan. Wala naman dahilan dito na nalugi or na ano. Sige nga, ninegosyo nga, wala nga kayo maipakita kung ano negosyo nyo eh. Tapos sasabihin nyo risk. Ano yung risk dun? Naipaliwanag nyo ba? Diba? Eh kasi po yung negosyo namin eh medyo nagkaroon ng problema. So talagang ganun po talaga yun. Wala kami maibibigay na payout kasi nagkaroon ng problema yung negosyo. Eh wala nga kayo masabi negosyo nyo. Diba? Tapos sasabihin nyo risk. Ano yung risk? Diba? Kung ikaw eh papasok sa, alimbawa, magiging sundalo ka,
expected mo na talaga yung risk kasi alam mong patayan yung pupuntahan mo. Diba? Pero yung ibang usapan, yung wala kang kaalam-alam, sinabihan ka na, dali, may pupuntahan lang tayo, may i-retrieve lang tayo, tapos yung pala, gera pala yung pupuntahan mo, hindi mo alam. Yun yung may deception kasi. Tagtaya ka mo sa loto, i-expectar bala ka mo mag-aog ka mo, kumaperte. Sorry ma'am, professional broadcaster to si mama, no? I assume. Pero medyo misleading yung analogy niya eh. Hindi ganun eh. Ayon sa akin ha. Pero kayong mga nakikinig sa akin, mga kababayan, paki-correct din ako. Baka mali din naman ako eh. Hindi bala ka mo at may? Amo man ina, karungaway na kape. Ako siya inyo nga basulon. Naman ako si Doc Don Chioto. Gamit-gamit lang sa utong. Kapati ka mo yan sa mga fake account, control account ka nagasira kay Mamang India. As much as gusto ko mapi-outan ka mo. Inahanglan nga ako mahalin gitsa ako. And then batian nyo man ang hambag ng statement ni Doc Don Chioto, ako lang yakin sa ligan. Karon may mga natabo nga hindi mayo karon ina mga kabiyana. Okay? Masin ang statement ni Mamang India. Kalma, Paskog Bench. Kay patagota na ibo sininga viewers, no? Ang statement ko masamay kita nga diri nagaagi si Doc Don Chioto sa pagsiling sang iya sininga. Tsaka isa pa. Sa media sana, common ethics sa media, hindi ka dapat bias. Pero ano sa una pa lang, with all due respect kay Mamang India, sa una pa lang kasi, bias ka na mami. Kasi sumasama ka kay ano eh, kay Don Chioto eh. Nandun ka nga sa party eh. So wala naman kaming ini-expect na masasabi mo kundi regarding dun kay Sir Doc Don Chioto. Agree ba kayo mga kababayan? Pagdating sa ano, sa credential magsalita, maybe mas ano si ma'am. Kasi profession ni ma'am yan eh, kaysa sa akin eh. Pero as a normal netizen, katulad nyo na naghahanap ng katotohanan, parang kabullshitan yun eh. I'm sorry mga kababayan kung hindi ko matatapos to kasi yung language barrier ba. Pero nakita ko sa unang salita niya, yung diwa naman ang sinasabi niya. Lalo na yung analogy niya sa loto. Well, dito pala nakuha ng mga ano, ng mga supporters ni Chioto kung paano sila sumagot. Yung mga risk-risk na yan. Diba? Kayo, agree ba kayo dun? Nung una, wala naman pinakitang legit na negosyo eh. So ano yung i-expect naming risk yan? Na ipaliwanag ba nila yan? Na mga upline, the moment na nagre-recruit sila. Hindi naman, diba? Ang pinapakita nila, ako, nakabili na ako ng sasakyan. Typical networking, mga kababayan. Sino ba sa atin dito hindi nakaranas maimbitihan sa networking? Open-minded ka ba? Ako, naranasan ko na yan, di ba? Wala tayo doon sa question na totoo ba talaga nakabili siya ng kotse? Totoo ba siya nakapagpatayo ng bahay? Binibigyan na nga natin yun eh. Totoo yun eh. Wala na tayong duda doon. Pero yung act na denggoy nila yung tao, di ba? Yung konsensya na lang na nahikayat mo yung taong magbenta ng kalabaw na source ng kabuhayan nila. Anong ano nyo dun? Just to give you an example ha. So mga kababayan, ito, nakita ko tong post. So dahil hindi ko maintindihan, may language barrier, pinatranslate ko ito sa isa sa mga kilala ko na nagsasalita ng dialekto na yan. So ito yung pagkakasabi niya. Nagpapasalamat siya ng malaki dahil nadugtungan ang buhay niya mula September hanggang ngayon. Nang simula din siya mag-pay in hanggang noong January 6 na pambili niya ng gamot. Pero nagsimula na di na makapag-pay out kay Doc simula silang magtipid.
nakapangutang na siya sa mga kamag-anak na sa kakaantay ng payout. Naka-NGT pa ang tatay. Alam niyo yung ano, NGT? Yun yung tubo na nandito para dun makakain. Naka-NGT pa ang tatay niya. Kahit alam niyang malabo, patuloy siyang umaasa na makapag-payout at nagpapasalamat pa din siya. Si mga kababayan. Kaya sinasabi ko siya, totoo naman talagang may ano, nakaka-payout naman talaga. Walang problema dun. Kaya lang, naging ang nangyari kasi, naging yun na yung pag-asa nila eh. Parang, syempre, naghihintay ka na lang ng payout. I assume na hindi na nagtrabaho si kuya. Ano? Parang, nakakita kasi siya ng assurance. Dito sa example na ito, mga kababayan, totoo ha, totoong nag-payout si kuya. Pero, nung bandang huli, hindi na daw siya nakapag-payout kasi nga may problema, di ba? Kayo ba naman dyan, kung ipaliwanag nyo yung risk na yan, magiging ganyan ba yung kalagayan ni kuya? Di ba? Kung in the first place na sinabi nyo, may risk po kasi yan eh. May risk po kasi hindi natin ma-assure kung ano. Kung nagganong-ganon kayo sa umpisa, hindi naman magpapaawa si kuya ng ganyan eh. Di ba? Yung simpatsya ko na kay kuya. Kasi mahirap talaga na may kamag-anak na ganyan. Di ba? Pero ang pagkakamali niya kasi, yun nga, parang naging relax na lang si kuya dahil alam niya may aasahan siyang payout. E bigla na wala. Di ba? Pero kung na-educate niyo yung si kuya na yung risk-risk na pinagsasabi niyo, na yung comparison niyo na sa loto, di ba? Tataya ka, hindi mo naman, ano. Di ba? Hindi magaganyan yan. Magtatrabaho yan si kuya. Kasi kayo rin na nagturo kung paano maging dependent sila eh. Di ba? Tapos ngayon, nung wala kayo maibigay, sisisihin nyo na alam yung risk. In the first place, ba pinaliwanag nyo ba yan? The moment na nire-recruit nyo yan? Heaven ang pinangako nyo dyan, mga kababayan, nung nire-recruit nyo yung mga tao na yan. Tapos ngayon, kaya patunay dito yung mga kabullshit na dahilan nyo ng mga risk-risk dahil negosyo. Ngayon nyo lang na-come up yan kasi nga, na kinakapos na kayo ng sasabihin sa tao. Which is invalid naman eh. Valid ba na dahilan yung risk-risk na yan? Diba? Eh nung the moment na nire-recruit nyo yan, sure na sure kayo talaga na dodoble at dodoble. Diba? Walang bakle na mag-i-invest sa'yo ng 40,000 kung pinaliwanag nyo na may risk yan. Palusot yan, man. I'm so sorry ah. Tapos ang mga analogy nyo pa, loto. Loto na legal. At magkano lang ba yung inaan doon? 20 pesos. Kahit ako makaipon ako sa ano, kaya kong pakawalan yung 20 pesos nang wala akong inaasahang kapalit eh. Eh yung 40,000. Diba? Basahin natin yung mga ibang message. Nag-pile up na po yung message doon sa ano. Ito yung mga messages nung mga tao. Sana po pag okay na lahat, tanggalin na ang mga swapang. Kung saan po yung may mga pera, yun na agahaman. Kawawa naman po yung mga katulad namin, mahirap. Hoping po lesson po ito sa mga tao. Hindi ko alam kung ano eh, kung ito ay investor. Next. Hi Doc, good PM. I hope I'm waiting my money for my upline. Still now, no payout from December until now. In February 1st, time to join this double money. My upline still not reply my message because she's waiting also her payout with you. Please pay out na, Doc. Ito ba yung mga pinaliwanagan nyo na may risk? Diba? Or ngayon nyo lang sinasabi yung risk-risk na yan? As a reason. Hello Doc, kamusta na po kayo dyan? Ingat lang po palagi. Ito okay naman. Admirer.
ito. Ito naman si Kuya. Good eve, salamat Gidok in advance na sa kay Mamang India na daw yung voucher namin, sabi ni Upline. Ala. Tira nyo, kasama pala si Mamang India, isang media man. May nagtanong sa akin yan eh. Ang balita daw, simula daw nung yung tumulong si Doc Don Chiyuto, etc. Nawala na daw yung mga addict, yung mga nagbebenta ng drugs kasi nga daw naano daw sa negosyo. Tapos nung nawala daw si Doc, nagbalikan na naman daw yung mga drugs ayon sa balita. Yun ang ano. Don't you remember, media kasi yan eh. Nasa kamay nila yung ano, yung takbo ng balita. Kung gusto nilang palitawin na yun, yun talaga. Just like what they did kay President Duterte, di ba? Nung may narrative sila na simula nung umupo si Duterte, ang daming namatay sa war on drugs. Tapos gabi-gabing may nababalita na pusher na namamatay. Wherein, sa totoo lang, kahit mga nakaraang presidente, ganun din naman ang buhay natin. Na-exage lang nung time na yun para ma-highlight lang na si Duterte ay mamamatay tao. Same as this one, di ba? Tingnan mo, kasama pala yung Mamang India na yon. Ako, wala akong ano to ha, ang nagsasabi mismo nito yung mga tao. Kasama pala yun, tapos nagsasalita siya as media man. Na napaka, bias yung mga kababayan eh. Yung mga sinasabi niya doon, mga self-serving. Kumbaga sa hurado, dapat mag-inhibit siya sa komentary kung siya ay kasama din doon. Para kasi ang nagsasalita doon, alimbawa ako, didepensahan ako ng ibang tao na ako ay gwapo, di ba? Sorry. Ako ay gwapo. Tapos ang pasasalitain ko, yung nanay ko. Malamang sasabihin na nanay ko, gwapo ako. Ganun yun. Kasama nyo pala yung Mamang India na yun, tapos doon kayo kukuha ng idea na sasabihin. To, Wednesday, nag-ano uli siya. Good eve, kamusta Doc? God bless, good health. Bow, salamat Doc, kanami, man sa pamatsyagan. Kaon popcorn Doc, may negosyo to si Kuya. Sorry lang Doc, kay makulit, good vibes lang eh. Muna, galing nyo sa Doc. Doc, sa tuod lang, nag-invest ako sa imo. Investor pala to. Gamayin invest, pero naka 4 times na yata na hindi ko na kinuha plano ko sa mo. Kayo na lang mag-translate ito mga kababayan. Whatever it is. Diba? Ganyan ng ano, ganyan, ito yung reading. Wala akong pinipili dito ha, random lang. Yan. Marami nagmamahal kay Doc Don Chiyuto, to be fair. Hello po, sir. For hello. Doc, isa sa akong nag-invest sa inyo tapos wala na ako ng January. Pero madamo pa ikaw mabuligan sa kapis. So, di ba? Despite na yung spell, yung magical spell ng karisma ni Doc Don Chiyuto, ito resulta. Kahit na inuulol sila, di ba? Katulad nitong isa. Doc, nag-message na ako sa imo sa pagbalik mo diri. Sana ako tani mag-apply sa imo trabaho, open ikaw diri, di ba? Despite na naulol siya sa investment niya. Yun yung karisma kasi na nag-work. Good morning Doc, may payout na po ba Doc? Ayan, ito mga kababayan yung purpose kung bakit ano daldal tayo ng daldal dito. Ang sabi nila, it's none of your business. Kung walang makapag-payout, balik ko rin naman, it's none of your business kung magbablog ako regarding this. May mangyayari din ba sa'yo kapag nag-vlog ako? Wala. Nasasaktan lang kasi yung tanga mong pag-iisip kapag naririnig mo ako.
So yun lang mga kababayan, ano, napakadaming message nito, positive, negative. Pero kung isasum nyo lahat yan, ito, panibagong message, payout pa rin. Dok, sana tama payout, why na ako kwarta? Yun ang ano, tapos ang papaliwanag nyo, risk. Risk. Kailan nyo lang ba nasabi yung risk na yan? Ngayon lang. Diba? May tinatanong pa ako eh. Yung may naririnig na naman akong yung 25 days bullshit na yun. Yun ang susunod kong content regarding this. So ito lang muna. Maraming salamat po. Bye-bye. Bungo TV!